Okay. Good morning, everyone. Sa Facebook Live na naman tayo. Natutuwa tayo pag gumagana itong Facebook Live natin. Itong feed natin. Salamat sa Facebook. At tumantuwa tayo. Maandar na tayo dito sa Facebook Live. Meron nakasulat. Congratulations. This is your 10th Facebook Live broadcast. Doc Lisa? Oo. So, live po tayo. Kumusta naman dyan sa lugar ninyo dito sa Pilipinas? Maaraw ngayon at medyo lumalamig na. Kaya gumaganda na ang klima natin. Gumaganda na climate natin dito. Kamusta ba yung climate nyo dyan? Malamig ba sa lugar ninyo? Anong oras ba sa lugar ninyo? Salamat. Ang dami na kami nakukuha ng mga messages. Sinusulat ko lahat yung mga messages ninyo. Special mention lang muna kay Nira Conto. I think taga Saudi siya. Sabi niya, natulog siya ng 7 p.m. Gumising siya ng madaling araw, 2 a.m. para manood lang dito sa atin. So, maraming salamat kay Nira Conto at sa libo-libong nanonood ngayon. Okay? Yes, sila Dart Fariñas. Hello, yes. Rachel Langamon. Hi, Nobajing. Banji. Marami kami nahandang mga tips para sa inyo. Marami kami na-prepare. Tutok lang kayo. Kung di nyo mapapanood ng live, pwede naman yung replay. And pakishare din po itong post natin para mapanood ng friends niyo. Press nyo lang yung share button. Okay? Isishare ko lang muna sa other pages ko para makita din ng ibang mga kababayan. Si Doc Lisa muna. Okay? Yes. Balik ako. Hello kay Esor, kay Darla Cot, Ruby Ann Barton from Japan, Suzette Elape, magandang umaga, si Tintin Yu. Yung mga kababayan natin from Taiwan, from Japan, from SG, si Jocelyn Kapalungan, si Bogart, hi Doc, sabi niya, Christine Lagok, Bert Lagasca, from LA, California, Rhea Del Valle, Bacol Atik Marie, salamat Melanie Laksa for sharing, si Grace Vinesa from Australia, maraming salamat. May mga pin-repair kami para sa inyo. Sana interesting sa inyo itong topic na to. Yung una kong pin-repair about sports drink, energy drink. Ano nga bang pagkakaiba niyan? Kasi ngayon nahihilig tayo sa mga pag-sports, running, biking. Yan ang mga uso sa atin ngayon mga marathon, mga biking. O kaya yung simpleng sa weekend pupunta tayo dun sa CCP o sa Luneta at mag-exercise. So, ang mga kababayan natin nagiging sports enthusiast na sila Talagang alam nila yung importansya ng pag-exercise. So, itong mga... medyo na iba lang yung ating setting pala. Okay, kwento muna saan tayo. Dati, lagi tayo nasa baba ng bahay namin, dun sa office ni Doc Willie. So, ngayon, dito naman tayo sa... kanyang working table. Bedroom. Oo, sa bedroom. Naku, hindi pala nalagyan ng takip. Sorry po. Hindi nalagyan ng takip. Dapat may takip na brown. Anyway, yun nga, yung pag-exercise natin. So, marami tayong nakikita dun sa mga 7-Eleven, Ministop, yung mga iba't ibang inumin. So, talaga, ang dami mong pagpipilian. So, ano ba yung dapat mong inumin kapag nag-exercise ka? So, kaya... ang topic natin ngayon, sports drink, energy drink, ano ba ang pagkakaiba nila? Yung sports drink, ang halimbawa nito, yung mga Gatorade, Powerade, at yung made in Japan, yung Pocari Sweat, yan yung bago sa market ngayon. Nakita nila na itong mga sports drink ay may taglay na carbohydrates. So, para to sa endurance o para makatagal ka sa mahabang exercise or event. Nagbibigay ito ng mga 50 to 100 kilocalories per cup per tasa ng iniinom mo. So habang umiinom ka niyan, magbibigay sa iyo ng lakas ng carbohydrate. At nakita nila, meron din itong mga electrolytes katulad ng sodium at potassium. Kasi nawawala ito kapag pinawisan tayo. So pangpalit ito. Yung sodium, pang-maintain ito ng fluid balance sa ating katawan. At para mas ma-absorb yung liquid na iniinom natin sa ating bituka. So, yan yung trabaho ng sodium. Ang sports drink ay talagang dinisenyo para magbigay ng energy, magbigay ng blood sugar habang nag-exercise tayo. Meron din tayong makikita dyan yung mga
fitness water. Naku, oo nga, nag-prepare pala ako ng kailan hindi ko na iakyat yung aking mga props. Nasa baba, hindi ko na na-prepare. Anyway, itong mga fitness water, makikita naman natin, trabaho nito, magbigay lang ng hydration. Kasi water lang eh. So, wala itong gaanong taglay na carbohydrates. So, hindi nagbibigay ng lakas. At yung mga energy drinks, ito yung mga example, yung Red Bull, yung mga ganon. Ito, may maraming caffeine, 80 milligrams of caffeine na isang inuman ng Red Bull, yung mga energy drinks. Samantalang yung mga Mountain Dew, 37 milligram of caffeine yan. Yung Coke, 23 milligrams of caffeine. Itong mga energy drinks, dinisenyo naman siya para makatagal ka sa puyat at para hindi para mag-exercise, kundi para lang dun sa mga college student na gustong magpuyat dahil mag-aaral. So, yun yung talagang dun lang sila dinisign. So, ano ba yung mga pwede nating gawin o inumin? Kung ayaw nyo po ng mga nabanggit ko, pwede tayong gumawa ng sarili nating fruit juice. Yung paborito nating fruit juice na nasa yung napapanahon. Tapos, lalagyan nyo lang ng konting asin yung fruit juice nyo para magkaroon ng sodium. Pwede din chaa with honey or yung mga lemonade drink. Pero ang pinakamaganda at marami tayo, yung buko. Maganda siyang inumin. So, tanong nyo sa akin, Doc, ano ba pinakamainam dito sa mga nabanggit nyo? Sports drink ba? Fitness water ba? Energy drink ba? O yung homemade drinks natin, katulad at saka yung mga buko na nakikita natin, ano? Ang masasabi ko lang, kung alin ang magpapalakas sa inyo, physically, sa inyong katawan, at psychologically. Syempre, yung kung saan kayo happy, kung saan yung sa isip ninyo, lumalakas kayo. So, wala naman tayong preferred, pero nasa sa inyo po yun. Banggitin natin yung buko, no? Bakit siya maganda, itong ating buko? Kasi yung buko, meron siyang carbohydrates, meron siyang protein, meron siyang mga mineral salts, katulad ng magnesium, calcium, phosphorus, sodium, meron din siya. So, sasabihin nyo, Doc, baka nakakataba. Meron siyang saturated fatty acids. Pero hindi ito katulad ng taba ng baka at baboy. So, pang plant, ano siya, yung plant saturated fatty acids. Meron din siyang magnesium para maiwasan yung muscle cramps. Mayaman siya sa calcium at phosphorus. Ito ay para sa buto, para maiwasan natin yung pagkawala ng calcium sa buto, iwas osteoporosis. Ang osteoporosis, yung pagkawala ng minerals sa ating buto. Maganda din siya dun sa buhok natin at kuko. Yung kung mabilis mabali, maganda daw itong buko. So, meron siyang iron, fiber, vitamin A, C, and E, B1, B2, B6. Sa pagbili daw ng buko, ang tip nila, pag green na green yung labas ng buko, mas marami siyang sabaw. Pero pag mas yellow na, mas marami naman yung laman niya. So, pili kayo alin ang mas gusto niya. Ako mas gusto ko yung green kasi mas gusto ko yung sabaw. Okay, singit naman ako na share na natin sa mga pages ko. Sa Facebook pages natin. Finish ka na, Naklisa? Yes. Oo. Na-share ko na sa Facebook pages natin. Salamat sa mga nag-share din sa inyo. Dito tayo sa Doc Willie Ong page, yun ang main page natin, around 1.7 million followers. Meron din tayo sa Dr. Willie Ong's Health Tips, second page ko rin yun, around 600,000 followers. Plus sa page ni Doc Lisa na share ko na rin, Doc Lisa Ramoso Ong. Plus sa personal account ko, Willie T. Ong, nakashare na. So, salamat. Maraming mga sumulat, kailangan natin na sagutin yung mga sumulat. Unang-una, ito yung mga questions dati. Ito nakakatuwa, may isa nag-message. Si Simpronio Alcobar from KSA. Sabi niya, habang nanonood daw siya ng replay nating Facebook Live, nahuli daw siya ng Arabong boss niya. Hindi naman daw nagalit, pero nakapanood na daw siya ng 42 minutes nitong
feed natin. Kaya ang payo ko kay Alcobar na huli ka ng boss mo, bigyan mo na lang siya ng health tips. Turuan mo na lang siya ng health tips natin. Explain mo na lang siguro in English para matuwa naman siya. Okay? Tapos si Chanda Lagote, pati si Andane Tolentino, pareho sila nagtatanong, Doc Lisa. Siguro mapapakita natin mamaya. Sobrang sakit daw yung paa nila pagtapak sa umaga. Ang sagot, ano ba itong sobrang sakit yung paa ninyo? Palagay natin, ito yung paa nyo, di ba? Sobrang sakit pagtapak ninyo. Meron tinatawag niyang plantar fasciitis, eh. Masakit dito sa paa, talampakan. Siguro maganda, ma-demo natin mamayang konti, no? Doc Lisa, no? Kung paano. Kung ito yung talampakan, try namin demo mamaya. Kung ito yung mga daliri, minamassage dito sa ilalim ng paa, sa talampakan. Pag minamassage nyo dyan, lalambot. Kasi yan ang tumitigas, eh, doon sa talampakan natin. Minsan naman, pwede na rin siguro kuha ka ng bote. Sige, isa-sample natin. Ako naman muna. Yan. Andito tayo sa bedroom namin, para maiba lang yung set. Kung gusto nyo makita, andito meron kaming sofa sa tabi. Pakita ko lang. Yan. Okay. Ito yung bed. Magde-demo sana tayo ng mga exercises mamaya. Ano magandang exercise for back pain. Nandyan. Tapos may TV tayo dito sa kabila. Yan. Ito yung mga haninanda kong preparation. Marami kami props sinanda para sa inyo. Yan. Pati itong mga gamit. Yan ang mga hinahanda namin. Yan. Sa box. So, nakita nyo ilang araw namin piniprepare para makabigay tayo ng maraming magagandang tips sa inyo. May comment naman si Patrick. Okay, we're back. May comment naman si Patrick Caliado. I think gusto po ninyo ito. Ito tungkol sa varicose veins, di ba? Varicose veins, meron din akong varicose. Okay, nakat lang konti. Minsan kasi internet ang loloko. So, ang tanong about varicose veins, si Patrick Caliado na sa Japan. Ang treatment sa varicose veins, una-una, wala kasi talagang gamot o operasyon na mapapaluwag yung, mapapasikip ulit yung ugat natin, eh. Kung plagay natin ito yung mga varicose, marami kang mga varicose veins, ang magagawa lang natin, mas madalas itataas-taas yung paa. Kung may varicose veins kayo, hindi maganda laging nakatayo. Pag laging nakatayo, hindi maganda. Tapos, kung laging mga security guard, lagi nakatayo, o yung mga sales lady sa SM, lagi nakatayo, nagbabaricose veins. So, ang treatment natin, Doc Lisa, pakuha naman, compression stockings. So, ito ang treatment natin, compression stockings. Okay? Papakita ko sa inyo itong compression stockings. May kamahalan, around 1,800, yung magagandang klase. Merong mas mura, pero hindi gaano tumatagal, eh. So, ganito yung laman ng compression stockings. Yan, masikip siyang medyas. Medyas siya, pero masikip. Pag sinusuot mo to, medyo mahirap ang sumuot ito. So, ito yung sa paa natin. Yan, no, sa paa yan. Tapos ito, masikip siya talaga. Yan, masikip siya. Kaya feeling mo nakabanat. So, nandito yung paa mo, nakapress yan, naaakyat niya yung mga ugat mo. So, yung mga ugat mo hindi malaki, nakapisa kasi, nakapisa. So, pagising sa umaga, sinusuot ko na itong compression stockings. Buong araw, minsan sa tanghali, pwede mo tanggalin sandali. Tapos, bago ka matulog gabi, tatanggalin mo na ulit yung compression stockings. Hindi siya talaga nakakagaling ng varicose veins, pero na-pre-prevent niya yung paglala o paglaki ng mga ugat. Kasi yun naman gusto natin ma-prevent, yung paglaki. At papakita ko sa inyo itong brand ng i-reverse ko lang to para makita ninyo. Yeah, ito yung ginagamit kong brand, i-reverse ko lang. Terra Firm. Tapos may mga sukat pa yan. So, may sukat yan dito sa likod. Yeah, yan ang grading, oh. Nakita niyo yung grading. Depende po sa laki ng paa ninyo. Kung maliit ang paa, small. Pag malaki ang paa, medium. Depende sa sukat. Sinusukat yung ankle size. Malaki ba yung binti? Ano bang ankle, Doc Lisa? Bukong-bukong ba? Bukong-bukong. Oo. So, depende yan sa sikip. Tapos, iba-iba ang pressure. Ito yung importante. Kung bibili kayo po ng compression stockings, titignan nyo itong pressure, 30 to 40. Ito yung halos pinakamalakas to, eh. Kung konti lang varicose veins nyo, ang advice ko,
siguro mga 10 to 15 o 15 to 20 lang ang sikip, pwede na. Ito yung sikip eh. 15 to 20 sikip. Ako kasi sanay ako sa masikip. Ginagawa ko 30 to 40. Pero para sa inyo, 15 to 20 lang mm ito, mmHg yung nabili nyo. Kung malaki varicose veins, pwede 20 to 30. Unti-unti pataas. Meron to dito, di ba Lisa, sa may Buendia? I think sa abroad makakabili kayo nito. Yan. Compression stockings, tinataas niya yung ugat nyo. Napapakyat. Sa mga Mercury drugstore, meron na dito. Yes. Okay. So, yan na, nakita nyo na to. So marami tayong mga props. Papakita sa inyo. Yan. Sana nakatulong to. Compression stockings. Okay. Tapos, yan. Kay Patrick Caliado. So ito rin, kay Janet Salvatica, yun din na problema. Yung paa daw niya, laging, may pagkain tayo. Yung paa daw niya, laging masakit. Tsaka ito pa, manhid ang kamay. This is a nice tip para po sa inyo. Meron akong props para sa inyo. Okay. Alam niyo ano to? This is a splint. Splint to sa kamay. Maraming namamanhid ngayon sa kamay nila. Okay. Manhid ang kamay. Sa umaga, mas manhid. Napipil nila. Misa parang walang lakas. Kadalasan po ang sakit niya, ang tawag yan ay carpal tunnel syndrome. I think libo-libo sa nakikinig sa atin may carpal tunnel syndrome. Let's say, typist. Naglalaba. Yung mga nagmamasahe. Ang carpal tunnel, ang namamanhid lang ito lang. Mula dito sa wrist hanggang dito sa kamay. Manhid. Pero dito, hindi gano dapat manhid. Namamanhid sa carpal tunnel kasi naiipit po yung median nerve. May nerve tayo dito sa gitna eh. Naiipit siya dahil sobrang gamit. Minsan, natutulog po kayo, inuunan yung kamay nyo. Yan, no? Pag inuunan nyo yung kamay nyo, maiipit yung median nerve nyo. Pagising nyo, manhid na to. Okay? Ang carpal tunnel syndrome, unang-una, dapat pahinga. Kung nagtatrabaho kayo, kasambahay sa abroad, kailan rest mo na. 1 day, 2 days, huwag mo na masyadong gagamitin. Kung itong kamay mo namamanhid, kanang kamay, di ba? Ipahinga mo yung kanang kamay, kaliwa naman mo na gamitin. Kung kaliwa namamanhid, kanan naman. So, i-rest nyo, bawas muna sa laba. Tapos, ayaw ng carpal tunnel syndrome, yung may median nerve, ayaw niya ng nakabend. Bawal nakabend. Kasi pag binend mo, nakaipit eh. Ano, mamamanhid yan. O, ganyan, nakabend. Ayaw niya. Gusto niya medyo diretso tsaka niluluwag-luwag. Ganito po yung exercise sa carpal tunnel. Yan. Niluluwag-luwag natin sa carpal tunnel. Yan. Tapos sa gabi, gusto mo nakadiretso lang siya. So, ito ang tip natin. Merong nabibiling wrist splint. Pwede kayo bumili nito sa carpal tunnel. Yan, may splint yan. Nasusuotin ko. Yan, sinusuot ko siya. Suot natin. Yung thumb bone nandito. Yan, nakatumb. Yung iba may bali sa kamay. Tapos yan, niipit natin dito. Yan. So, pag sa gabi, natutulog ka, diretso yung kamay mo. Hindi mo siya kaya i-bend, di ba? Na nakaipit siya eh. Pwede mo to gamitin sa gabi, pagising sa umaga, tanggalin mo na. Ang purpose nito, hindi mo mabaluktot yung kamay mo. Kung wala kayo mabiling splint, pwede kayo gumawa ng splint. Kuha lang kayo ng cardboard, di ba? Taklisa, kuha kayo ng cardboard, matigas. Lagyan nyo ng tape konti dito, masking tape. Pero lagyan ng tissue para hindi dumikit dito. Okay? Carpal tunnel syndrome, pwede gumamit ng splint. Sana nakatulong tip itong tips para sa inyo. So, tuloy-tuloy lang yung mga tanong nyo. Hinanda namin to lahat para sa inyo. Yan. So, kay Jasmine Alcoba. Ay, iba naman to. Kay Jasmine Alcoba, gamot sa nervyos. Mamaya, pag-usapan natin yung nervyos. Ayan ang mga tips na hinanda namin sa inyo. At this time, baka pwedeng paki-share itong post natin para maraming makanood. Yung last video natin, 330,000 na nakapanood. Maraming salamat sa nakanood sa Pilipinas. Marami tayong followers sa Saudi, sa Japan, sa Taiwan, all over the world. Marami din sa Russia eh. Dok Lisa, marami din sa Russia, nakakataka eh. Marami tayong kababayan sa Russia. To, si Testine watching from California, USA. Ito yung mga tanong nila. Yan, pag-usapan natin mamaya.
yung kanina, yan o, talampakan. Mamaya ipapakita natin. Mm-hmm. Ito na yung example lang ng water. Siguro pakita na natin yung sa talampakan, Doc Lisa, habang gusto mo, pakita mo na. Pwede siguro sa bed. Hindi, sa floor. Sa floor natin papakita. Oo. Kaya susubukan natin to, ha. Na may mainit na tubig sa floor. Ito, sana wag masira ang internet. Okay, papakita. Hinahawakan ko tong cellphone. So dito na sa masikip. Pwede ka kasi doon, pwede ka doon humiga, Lisa. Para makita mo. Yan, yan. Ito ang ating demo girl, si Doc Lisa. Yan, nandyan siya. Okay, babalik na rin ko, reverse ha. Makita nyo ang mabait at magandang Dr. Lisa. Yan, nakita nyo yan. Na siya. Kukuha tayo ng Lisa, isang, louder, malayo. Kukuha tayo ng isang bote. Lalagyan natin ng mainit o maligamgam na tubig. Yung kaya ng inyong balat. So, itatrial nyo muna na kaya nyo ng inyong balat para hindi kayo mapaso. So, itong bote na to, ilalagay nyo sa floor. Pwede po sa gabi, bago kayo matulog, o pwede din naman, bago kayo pagkagising. At iikot-ikot ninyo. So, ididiin ninyo yung paa ninyo dyan. Ganun po. Yan ang gamot sa masakit na talampakan or plantar fasciitis. At ang iba pa nating tip, sabi nga natin, kung pipili tayo ng sapatos, kailangan yung may rubber, at least 1 inch rubber, at malambot. Yun ang gagamitin nyo panlakad. Huwag yung mga flip-flops, mga chinelas na pagkaninipis at pagkatitigas. Ang gusto ng paa natin ay rubberized ang sole, malambot, pwede pa nga natin lagyan niya ng pampalambot. At ang pinakamaganda nga na naimbentong sapatos ay ang rubber shoes. Uso ngayon ng rubber shoes, kahit nga nakadress kayo, makikita nyo ang mga bagets ngayon, naka-rubber shoes sila. So, yan ang pinakamagandang sapatos, lalo na magki-Christmas season, marami kayong lalakarin, mag-rubber shoes na tayo. Fashion din yan ngayon. Hindi po siya baduy ngayon. Doc Lisa, since nahahawak ko na itong cellphone natin, baka gusto mo i-tour sila konti, pakita lang dito konti. Pwede tayo umikot. Pwede ka tumayo. Ipapakita natin dito. Oo nga, kaya lang hindi ko na-middle yung ating sofa. Dito lang. Okay lang. Yan. Meron tayong Christmas decor dito konti. Yan. Christmas. Para may spirit of Christmas. Yan, meron tayong painting dito. Ayan si Doc Lisa. At bago sa nila makita yung corridor, pakita natin sandali. Hindi pa yata. Ayos kasi naglilinis pa. Naglilinis ba? Okay, maganda na siya. O, pakita ka dito sa labas. Yan. Okay, meron kaming altar dito. Lisa, pakita mo yung altar natin. 46 years na itong altar namin, Doc Lisa. Light ka. So, ito yung hallway dito bago pumasok sa aming bedroom, tapos libro ng mga anak ko. Importante tubig. Para paglabas namin, lagi may water agad. Palitan. Yan, na lang tayo. Dito rin sa labas. Tapos sa baba, mamaya, pupunta tayo sa baba. Yan. Okay, ikot na natin. Tapos meron ako papakita sa inyong maganda mamaya. Yan, ito. Maraming magugulat dito sa pinakita ko. Alam niyo ba ano yan? Siyempre, ang favorite nating... Yan, favorite ito, nating tilapia. Maraming galit sa tilapia. Hindi ko alam po't galit sa tilapia. Oo nga. Hindi ba local ano natin yan? Local fish natin yan. Okay naman, di naman nasira ang internet. That's good. Inikot-ikot ko kasi... Pag nawala po kasi yung signal, minsan naglalag eh. Kaya iniingatan ko na hindi masyado malayo sa server yung internet. Tsaka iniingatan ko rin po kung gusto niyo mag-Facebook Live. Meron kasing button dito ng finish eh. Hindi ko pinapa... Pag na-touch ko yung... Oh, ang sarap daw. Oh, papakita ko sa inyo. Doc Lisa, pwede mo... Explain natin bakit sige. Tayo may tilapia. Yes, bakit may tilapia. Yeah. Yes. Health facts. Kasi marami nga na tayong nababasa tungkol sa tilapia sa internet.
Walang tinidor eh, kakainin ko na ito. Hindi tayo tinidor. Oo. Ang tilapia, isa yan sa favorite fish ko. Kinakain namin yan mga 2 to 3 times a day. Sasabihin niyo, 3 times a week. So sasabihin niyo bakit niyo kinakain. Unang-una, hindi ako naniniwala sa mga sinusulat sa internet. It's a hoax eh. Tawag po doon hoax. Maraming mga fake news sa internet na kaya po lumalabas itong mga fake news. Meron kasing ano eh, may AdSense, may kita sila. So pag nagki-click kayo, 'di ba, minsan nakakita kayo ng mga sex video, click here. Tapos pag click mo, wala naman. Pagpunta mo doon, go to Australia, free jobs. May kita po sila doon, kumikita sila doon. Tawag nila doon AdSense. So clickbait ang tawag diyan. Pinapa-click lang kayo. Pag pumunta kayo doon, wala namang mawawala sa inyo, pero kumikita yung nag-post noon. Kaya pag nagpo-post sila ng tilapia is bad for you, bacon is healthier, clickbait din yon. O minsan may clickbait pa pag na-heart attack daw. Ano ba? Ano magagawin? Uubo lang. Uubo lang, gagaling na sa heart attack. Hindi rin tunay yun. So, nireview ko lahat ng studies. Pakita mo, Lisa. Ayan. Babango. Malutong. Di ba mas masarap? Mas masarap po. Medyo malutong yung pagka-prito. Pwede kayo mag-comment. Saan nyo gusto isaw-saw itong tilapia natin? Pwedeng suka ba? Ketchup ba? Kamatis ba? Kalamansi? Kalamansi with toyo. Alam mo, Doc Lisa, ikaw lang nag... Ito si Doc Lisa, kakaiba siya. Pag isda, lalagyan niya ng ketchup. Normal ba yan? E prito, di ba, ketchup? I mean, tayong pinamahiling sa ketchup. Minsan, pancit canton, lalagyan ng ketchup. Pwede rin ba yan? Pwede rin yan. Depende spaghetti. Sa gusto nyo. Wala akong mga gawa. Ito yun. But ito. Spaghetti, may ketchup. Okay. So, ang tilapia, healthy po siya talaga. Una-una, ito yung mga facts natin sa tilapia. Pwede mo pakita. Number one, mura ang tilapia and good source of protein. Tsaka marami ata dito sa atin, di ba? Yes. Oo. Inaalagaan natin to sa Pilipinas. Kung gusto niyo talagang healthy na isda, yung pinaka-pinaka-healthy, kaya lang mahal eh. Mas healthy pa konti yung salmon. Kaya lang mahal ang salmon. Salmon kasi mataas to sa omega-3. Pero ang tilapia, marami na rin omega-3. Okay? Ang isda tulad ng tilapia, mas healthy siya kumpara sa bacon. Ito yung mga studies. Ang tilapia, katulad na pinakita ko, kalahati niyan, merong 1 gram lang ng saturated fat. Ito yung bad fat, mababa lang, 1 gram. May 29 grams of protein ng tilapia at 200 milligrams of omega-3 fatty acids. Itong tilapia, lagi kong kinakain yan. Kumpara sa bacon, ang bacon, halos walang omega-3, puro saturated fat, ang taba talaga ng bacon. Yun po talaga ang bawal. Ang bawal, ang bacon. Lechon, alam nyo, bawal yan. Kahit anong klaseng lechon, yung taba. Naku, maha-high blood kayo yan. Chicharon. Lahat ng chicharon, kahit anong saw-saw nyo, sasabihin nyo, balat lang yan, Doc. Chicharon is taba. Talagang tataas cholesterol nyo. In a few years, baka ma-heart attack kayo, walang sisihan. So, lechon, chicharon, taba ng baboy, crispy pata, sinigang na baboy, lumilutang na mantika, bawal, bulalo, utak ng bulalo, fast foods, prito, yun talaga ang bawal. Yun po ang bawal. Pero ang tilapia, healthy siya. Kaya yung mga ayaw kumain ng tilapia, padala nyo na lang, kayo na lang. Pero ang isda, mga 3 times a week lang siya dapat kainin. Huwag rin naman masyado madami. Ah, ang maganda kasi sa tilapia, hindi siya ganang nagkaka-mercury kasi sandali lang siyang inaalagaan. Yes. Tapos hina-harvest yes, na natin. Oo. Ang bad news tungkol sa tilapia, meron lang nangyari noon, I think 2006, minsan ang feeds na pinapakain, I think madumi yung feeds na pinapakain. Kaya nagkaroon ng bad news. Pero depende sa feeds eh. Kung maganda naman yung feeds ibibigay mo, di okay na siya. Okay? So yun para sa amin. Okay, yun ang lang tilapia. Din sa okay. Yung tilapia lang doon sa mga matatasang uric acid, wag lang ganun kadalas kasi medyo may uric acid siya. Yun lang po ang nakita kong negative aspect sa tilapia. Yeah, tingnan natin. Actually, Doc Willie, mamaya discuss mo rin yan kasi may mga kumakalat din ngayon. Ano daw ba maigi? Malamig na tubig ba o mainit na tubig? Oh, so, sige nga, mag-survey tayo. Pwede po kayo mag-comment. Kasi marami rin lumalabas ngayon sa internet about cold ano water. Ano mas okay sa inyo? Cold water, hot water, maligam-gam? O yung iba naniniwala, water na katabado. Sabi ni Be, green mango, tomato, onion. Wow! Yung ako, sarap. Masarap wow. Talaga yan sa
tilapia. Oo nga. Pwede oo nga yung gawing sweet and sour. Sweet marami, and sour oo, na eh. May sabaw, pesa, paksiw. Okay lang ba po sa inyo? Ginagutom namin kayo every Tuesday and Thursday. Ginagutom si na. Si Jem K. Malabanan. Pabati. Pabati. Hi, Jem. Kamusta? Si Melissa Bustillo. Melissa, kamusta? Batun, Bella Zosaibu. Yes, warm ayan, water ayan, daw. No, si Aisha. Warm water, si Magnolia. Actually, marami may gusto ng warm water. Warm water is the best. I think sa Japan, mahilig sila sa warm water. Sa bansa po ninyo, ano bang iniinom lagi? Actually, napansin ko, pag nasa malamig kayong lugar, lalo na nagyayelo, syempre, gusto nyo mainitan kayo. Pero pag dito po sa atin sa Pilipinas, na talaga namang gabuti lang pawis nyo, eh, minsan gusto nyo yung cold water para naman medyo lumamig ang pakiramdam nyo. Lakas na amoy ng tilapia, kakainin natin mamaya yan. Pero ako gusto ko lang suka eh. Ano ba suka natin? Dato puti. Oo. Masarap yung dato puti. Oo. Suka with bawang. Pwede din yan. Or si Doc Lisa. Alam nyo ginagawa ni Doc Lisa sa suka. Dalawang kutsaritang suka. Lalagay sa isang basong tubig. Ininom niya twice a day para hindi lumaki itong mukha. Pagpapayat. Ito, tubig tayo. Warm water. Actually, ang ano nun, bago kayo kumain, inom muna kayo ng tubig para konti na lang yung makakain ninyo. Yun lang yan, naman gawain yung tip natin. Gawain mo nga yan. Kasi medyo mabubusog na kayo. Eh kasi kung gutom na gutom kayo, mapaparami talaga kayo ng kain. Kaya medyo inom muna tayo ng tubig. Minsan, warm water ay bagoong with kamatis. Malinis ba yung bagoong natin? Yung bagoong lang ang concern ko eh. Oo, yun na. Diba may napanood tayo na video? Meron naman. May video nakita ko yung... Ang problem ko lang, marami akong nakitang pasyente, nag-allergy, nag-rashes sila, at ang kinain ay bagoong. Mm-hmm. So yun lang, ingat tayo sa allergic reaction ng bagoong. Sabi ni Marisol, onion, calamansi, cucumber, tomato. Wow, sarap. Yes, ang Manalang family uh-oh sa Carmona, Cavite. Okay. Meron ka bang tips? Ako muna. Ikaw muna, sige. Pwede, oo. Alam mo, nahihilig din tayo mga Pinoy sige, sa yung kape. Actually, ang tip ko nga sa kape, kung nagtitipid kayo, wag na tayong bili ng kape. Kumuha tayo ng sachet ng kape at tayo na magtimpla ng kape. Aba, marami tayong matitipid na pera niyan. Kasi talaga naman, pag bumili ka ng mga may pangalang kape, 105 pesos, mas malaki-laki, 125 pesos. Yung pinakamalaki, 165 pesos. Hindi ba? Ano na yan? Isang meal na yan. Kanin, ulam na. So, dun lang sa mga nagtitipid. Pero kung malaki naman ang budget natin, okay din ang kape. Ngayon, kaya ko lang na-discuss tong kape, maraming nagtatanong, Doc, nakaka-palpitate ba ang kape? Oo. Actually, ang mga may caffeine na inumin, ang siyang nakakapagpapalpitate. Hindi lamang ang kape. Ang tsaa din at ang soft drinks ay may taglay na caffeine. So ano ba ang gawain itong caffeine? Ang caffeine, stimulant o pampagising yan. So ang epekto, yung peak effect talaga nararamdaman natin 1 hour after pag inom natin ang kape. Ano bang epekto nito? Magandang mood, bawas ang pagod, at mas parang mas alerto o mas nakikinig. Pero makaka increase o yung inyong heart rate o yung tibok ng puso o yung pulso mas bibilis. Tapos pati paghinga natin mabilis. Tapos yung ikot ng dugo natin mapapabilis din. Sabi ng ilan sa observation nila ng mga eksperto, mga 300 milligrams o 3 tasa ng kape, pwedeng wala pang epekto dun sa mga hindi nagpapalpitate. Pero dun sa mga taong nagpapalpitate na, dapat iwasan na natin. Pero yung mga high dose, katulad ng mga 600 milligram ng kape, so ibig sabihin na mga 6 na tasa ang kape na yon, pwede na kayong magka-nervyos, magiging aligaga na kayo, mamamawis na kayo. At dun sa mga may insomnia, lalo kayong hindi makakatulog. Ngayon, magbibigay ako ng example ng caffeine content ng mga inumin. So, pagpupunta tayo dun sa mga mamahaling coffee shop,
alam nyo ba na yung brewed espresso, yung mga maliliit, 502 milligrams of caffeine agad yan. Kaya pala minsan, pag uminom kayo dalawang araw na hindi pa kayo makatulog, 502 milligrams of caffeine, yung brewed espresso. Yung brewed coffee, 85 milligrams caffeine na yan. Yung instant coffee, nasa sachet natin, 62 milligrams. Yung mga brewed tea, 47 milligrams. Yung mga instant tea, 29 milligrams of caffeine. Alam nyo ba, yung mga cola or soft drinks na iniinom natin, 37 milligrams of caffeine yan. So, meron. At yung mga dark chocolate natin na mga semi-sweet, may konti rin yung caffeine. Kasi yung cocoa meron eh, 20 milligrams of caffeine. So, ingat po kayo kung kayo ay may sakit sa puso, palpitasyon, at may insomnia. Dun lang po na bawal ang caffeine. So, kung o-order tayo, pwede naman tayong mag-order ng mga decaf kung talagang gusto natin. Yun tayo, Daktisa? Yes. Iingitin ko sila. Kinuha ko yung ano. Tapit ka na, Dok Lisa. Baka makakaroon mo to. So, yan. Umupo tayo dito sa sopa. Kakain tayo ng tilapia. Tingnan natin ang masarap na tilapia. Yan. Okay. Yan. Lisa, pwede makawakan. Stable. Two hands. Yan. Pwede natin yung tilapia. Very healthy siya. Yan. Very healthy. Point down. Point down. Point down. Yan. Kuha tayo ng tilapia. Mas masarap medyo sunog, no, Doc Lisa? Yung mapula-pula. Mapula-pula. Tsaka kita nyo, oh, malaman. Malaman siya. Lalo na pag talagang sariwang-sariwa, yung gumagalaw pa. Kain tayo. Alam nyo, meron na rin mga nag-aalaga ng organic tilapia. May kamahalan nga lang. So, siguro mas maganda yung feeds na ginagamit. Tsaka yung tilapia, sa tabang na tubig, hindi ito nagtatagal gaano sa sea. So, walang gaanong mercury content. Correct. Sasabihin ng mga followers natin, Doc, ang dami mo na kinahin sa sakit na dyan mo. O, oh, diba pag nasa abroad ka? Actually, sa abroad, meron din silang tilapia fillet. So, meron din naman kahit sa Amerika, meron din eh. Tapos, marami pa tayo papakita na very healthy foods po sa inyo. Ito papakita natin. Ito yung pinaka-favorite ko, Doc Lisa, grapes. Oo. Actually, may green grapes din tayo. Yan. Very healthy. Para saan nga ang grapes? May resveratrol siya. So, maganda siya sa ugat, sa puso. Okay, balik na tayo dito. Papakita na natin. Sensya na, inikot-ikot ko kayo. Para meron tayong bagong views. Yan, bagong views. Pakita natin yung grapes. Yan. Okay, yan. Live feed. So, pag nasa abroad kayo, kung may budget kayo, very healthy itong grapes. Oops. Mas healthy po ang pulang grapes. Pero meron din naman yung black grapes, healthy din. At yung green grapes. Grapes. Mas healthy ito. Mas masarap siya. Mm-hmm. Okay. Cheers. Oh. Magusto mo pakita yung baller mo, Doc Lisa? Opo. Hinihintay na po namin dumating yung ating mga ballers para sa ating mga followers. Yan po. Oh, nga baliktad pala. Sorry. Kasi... So, pakita natin pabaliktad. Yan na. Pakita natin. Nagpagawa tayo ng 10,000 ballers. Lina ba? Hindi lang. Ayaw mag-focus eh. Lisa, ikot. Ikot kami. Parang yung Doc Lisa na magkakita mo. Baliktaran siya. Paano kaya natin mapapadala sa mga followers natin? No? Ako, nagtatanong-tanong na ako sa To Go tsaka sa LBC. Okay. Yeah. Sana ito po kasi sample ito. Lang. So, sample. Hintay natin dumating yung maramihan na. Parashit. Diba? Pwede kayo mag-comment kung gusto nyo yung baller natin. At, pero kung nandito sa Maynila, syempre gagawa tayo isang station dito, isang lugar, para pwede kayo kumuha. Kung ilang kayo, ilang kasama nyo. Tapos, apo, ibibigay natin yung address. Saan nila pwedeng i-pick up. Para pag dumating yung order natin ng 10,000 ballers, hopefully, makagawa pa tayo ng mas marami. Pampa-relax, pampasaya. Para reminder, healthy. Sabi ni Doc Lisa, bawal ito.
Sabi ni Doc Willie, iwas sa lechon at tabaan, makikita niyo. Kapag yes. Nakita niyo to, mali-remind kayo ng ating mga tips. Wala nang gana kumain. Okay. O, sagutin mo na yung, ano ba yung may masama ba sa cold water actually? Yes. Pagdating sa cold water, may pag-aaral nagsabi, yung very, very cold water, medyo masama. Ang cold water na 4 degrees centigrade, ang 4 degrees parang nagyeyelo eh. Yung talagang ice water. Parang ice na ice water, pwede mag-cause ng cramping, mag-stomach cramp, sasakitan tiyan, at nahirapan na dito sinisikmura dahil sobra-sobrang lamig. At meron din tinatawag na brain freeze, yung sumasakit yung, diba pag kumain ka ng ice cream, parang biglang sasakit yung sa ulo mo, yun, sobra din kasi lamig. Kaya pwede yung malamig, wag naman yung sobra-sobrang lamig. Tsaka may tao may irritable bowel syndrome. Ang irritable bowel syndrome, yung medyo may nervyos ka, tapos konting nervyos lang, kukulo na yung tiyan mo, maingay na. Tapos pag kinabahan ka, magtatae na sila, minsan nagtatae, minsan tumitigas yung dumi. Posibleng irritable bowel syndrome dahil sa stress to. Tsaka yung sa Japan or sa China, mahilig sila sa hot tea, di ba? Mainit na tea bago kumain. May tulong din to pampatunaw nung kinain. Okay, so warm water, mas healthy. Tapos meron pa tayo papakitang very healthy para sa inyo. Yan, to favorite ko. May question kanina eh, para sa nervyos. Di ba? Ito isang magandang inumin para sa nervyos. Doc Lisa, pwede mo pakita. Ay, pabaliktad na naman. It's a chamomile tea. Ang nana. Sige. So, explain mo yung chamomile bago chamomile papakita ko. Chamomile tea, wala po itong caffeine kasi galing to sa mga first flower na chamomile. So, ito po yung example ng mga tea na decaf o walang caffeine. Masarap siya inumin lalo na and sa gabi. Cool and calming. Yung parang makulo yung tiyan mo, gusto mo nang matulog. Yan. Ito po medyo nakakapaantok ang chamomile. Sabi nga nila kung hindi ka makatulog, caffeine free. Kung gusto mong makatulog, magtimpla ka ng chamomile kasi meron siyang calming effect, nagpapakalma. Yan. So yan, lagi nga yan nasa pintuan ng anak namin kasi lagi siyang umiinom niya. Doon namin kinuha yan ngayon. Marami namang brands eh. Oo, kahit anong brands po pwede. Nakakapagpakalma. Para healthy sa inyo. Doc Lisa, mag-greet tayo. Kung may time lang po, paki-share itong post natin para makita ng mas maraming tao. Pwede niyo po i-push yung share button or mag-comment kayo na saan kayo at anong lugar kayo or anong oras po ngayon. Yes, si Mila Gatchalian, si Violeta Agustin, Melissa Bustillo, Valerie Patawaran. Yes, okay din ang ginger tea. Kasi talagang maganda ang salabat. Jovina Reynaldo, Mirna Galia, Raquel Astrolio, Mafe Digasa. Actually, yung salabat, lalo na ngayon, magsisimbang gabi. Marami talagang ipinapares dyan, lalo na dun sa ating bibingka at puto bumbong. Bagay ho yan. Tsaka itong ating mga tsaa. Bakit ka nagbibibingka at puto bumbong? Baka lumaki yung mga mukha nila tulad natin. Hindi, minsan lang yan. Sa isang taon. Pero sa diabetic, medyo hindi po pwede po. Tikim-tikim lang. Pag diabetic kayo, sorry to say, lahat ng paborito nyo ang kakanin. Dapat konting-konti lang. Nakakataba kasi talaga eh. Carbohydrates yan, tsaka sugar pinagsama. Masama sa diabetes, nakakataas. Puto bumbong, bibingka, yung palitaw, yung sapin-sapin, yung madidikit. Talagang mataas yan. Mataas siya sa sugar, nakakataas siya ng sugar. So yun ang pag-iingatan po natin. Yes, si Nox from Paris, sa mga taga-Hong Kong nating kababayan. Okay. Gusto daw nila yung baller. Gusto nila yung baller. Sana nga makapagpadala kami dyan. Pag may isang luluwas dito sa Manila, pagbalik, sana makapagpadala. Ang plano ko sana, tayo. Kung let's say meron tayong parang isang tao, let's say sa Iloilo, na contact namin, sa kanya ko napapadala, let's say, yung 200 ballers, tapos siya na magdi-distribute.
Or sa Hong Kong, meron tayong isang pagbibigyan. So, sa kanya nakukuha. Kadalasan, sama-sama naman sila pag Linggo, di ba? Sa anong place nga yun? Sa Central ba yun sa Hong Kong? Oo, sa Central Park. Tsaka dun sa may Causeway Park. Dun sa tapat ng... sa may welcome na yun. Sa mga may trabaho na nanonood ng Facebook Live, ingat lang, baka makita kayo ng boss nyo. Medyo tago nyo lang to, sabihin nyo health tips naman, boss. Marami pa akong papakita sa inyo ito, ha? Ayan, ha? Meron akong mga hinandang mga tips. Kiting ko lang to. Kamusta? Ayan, babaliktarin ko lang. Okay. Ang tip naman natin ngayon ay tungkol sa diet. Paano tayo magda-diet? Kasi... Christmas eh. Pag Christmas, Doc Lisa, kadalasan, tumataba tayo ng 10 pounds. Ganun kalaki ang tinataba natin, 10 pounds. Kahit yung blood pressure, cholesterol tataas. So, ang goal natin na hindi tumaas yung timbang natin sa pagdating ng Christmas at lampas ng Christmas. O, papakita ko tong ideal weight muna. Check nyo kung overweight kayo or hindi. I-post nyo po kung overweight o hindi. Ayan. Reverse. Yan. Ang ganda, di ba? So, ni-reverse ko, sa mga kalalakihan, ito po yung ideal weight na ginawa para sa kalalakihan. For Asians na to, for Filipinos na to, kaya medyo mababa ang timbang. Kung ang height nyo, palagay natin, ay 5'5", yan. Ang pounds nyo dapat, 136 lang. Or kung sa kilos, 61 kilos lang. Pwede naman kayo mag-allowance ng mga 10%. 10%, sabihin 136 plus 10% hanggang mga 149. Pwede pa, pero medyo mataas konti. Pero pag sobra kayo ng 10%, ang tawag po dyan ay overweight na. Pag lampas na kayo ng 20% dito sa ideal weight nyo, ang tawag dyan ay obese. Kung ang height nyo, 5'8", ayan, 154 pounds. Ako, sobra ako eh, 160 ako. So, tingnan nyo yung timbang. So, ideally, maabot nyo yung tamang timbang. So, may allowance naman ng mga 10% po. Ito po para sa mga kalalakihan. Dok Lisa, pwede ba i-reverse sa mga babae naman? Okay. Kunin mo yung una, ilagay mo yan sa likod. Yan. Huwag yan. Sige. Huwag lang mahulog sa likod. Ito naman, ang listahan natin para sa mga ladies. O, mga may ballpen ba kayo dyan? Mag-start tayo pag 5 feet, 100 pounds. Yan. So, kada inches ng inyong taas, a-add tayo ng 5 pounds. So, kita nyo ang 5 feet, 100. Ang 5'1", magiging 105. Ang 5'2", magiging 110. Tapos, ikaw, Doc Lisa, ano height mo? Mga 5'2". So, dapat 110 lang tayo. Ay, 120 ka na eh. So, sobra ka na 10 pounds. 118 lang naman. 118. Dapat pumapayat ko si Doc Lisa. Ito, Doc Lisa, para sa'yo. Pag malamig ulo natin yan, Doc Lisa. Kundi baliktaran. Meron tayong Doc Willie dito. Okay, so ito yung mga ideal weight sa mga kababaihan. Pag sobra yung timbang, syempre, konting bawas lang sa timbang. Problem kasi yung magigain nating weight ngayong Pasko, ang hirap na tanggalin. Reverse ko na. Oo. Ang daming ang magiging kainan pag ganitong Pasko. Overweight so, daw siya, sabi ni Star Chase. Sa mga overweight, anong mga tips mo, Doc Lisa? Bigyan mo sila ng mga tips. Oo, ang mga iiwasan natin, yung mga high calorie, yung mga maraming mayonnaise, kasi nakakatabayan yung maraming mga milk, cream, lahat yan nakakataba, maraming keso, mga pampataba din yan. Okay. Maganda pala to, nagagawa ko ng reverse. Kasi iniingatan ko lang po sa pagbibigay ng tips sa inyo. Hawak ko kasi iPhone, niregaluhan ako ng kapatid ko, iPhone 6 eh. Para mas malaki, makita ko yung mga questions ninyo. Ang problema lang, pag ginagalaw ko yung phone, minsan, syempre, nalalayo dun sa server namin. Baka mawala yung signal, mawala eh. Pero so far, hindi naman nawawala. Sa mga overweight, binigay mo na sila ng tips, no? Ito po, maganda, papakita ko sa inyo. Merong, hindi naman po kailangan, pero merong operasyon para sa sobrang taba. Pag ang overweight mo ay talagang parang dabyana, sobrang taba. Pag lampas po kayo ng 100 pounds, let's say dapat 110. Let's say si Doc Lisa, ang timbang ay 210. Meron tayo tinatawag na surgery. Papakita ko sa inyo yung surgery. Ito yung surgery. Tawag dito parang bariatric surgery. Pakita ko ah.
Yan po. Nakita nyo, sa talagang sobrang taba, meron silang nilalagay na pang-ipit sa tiyan, no? Yan ang tiyan. Para ililiit yung butas. Oo, para pag kahit anong daming kinain mo, iipitin niya. Pero medyo delikado yung ganitong procedure, iniipit, no? Para hindi ka talaga makakain. Meron namang iba, binabypass, no? Pinapaliit. Yan, no? Tinanggal na yung bituka. Tinanggal yung bituka, ang liit na nito. Ang problema sa ganito, pag kumain ka ng marami, magsusuka ka kasi hindi na pumapasok. Yan. Ito po talaga para sa super overweight na more than 100 pounds. Ang tawag dito, bariatric surgery. That's called bariatric surgery. So, ayaw natin umabot sa ganitong procedure, sa ganitong operasyon. Para hindi tayo umabot, risk counting, Jetta. Pinakita ko yung bariatric surgery. O, kasi pag sobra-sobra tayo sa timbang, marami din po itong komplikasyon. Yung mga overweight, mas magkaka-diabetes tayo, mas magkaka-high blood tayo. Marami pa, laging hindi gagaling yung mga sugat ninyo dahil sa complication nga ng diabetes, maaari tayong mabulag. At mga kung ano-ano pa. Yes. So, marami na tayo nabibigay ng tips, Doc Lisa. Siyempre, mataas din ang cholesterol. Ayaw natin yun kasi kailangan mo pang maggamot. Maganda yung sinabi ng isang nag-comment sa atin. Sabi niya, Doc, natakot ako doon sa picture ng surgery. Inipit kasi yung bituka. Natakot magda-diet na lang siya. Okay, wag na po. Oo. Pero sa Philippines, meron na mga bariatric surgery, ah. Apo, meron ng mga surgeons na gumagawa niyan. Kasi meron talaga yung sobra na overweight, eh. Yung hindi na mapigilan, hindi na maka-diet. Tapos, yun na lang ang last resort, eh. Mahal yung surgery sa bariatric. Parang, May siguro, kamahalan siguro. 150,000, mga ganong kalaki. Ganong kalaki. Kasi, lalo tayo, ito pa isang question. Pag nagkakaedad kayo, 30, 40 years old, wala po tayong magagawa, lalaki talaga ang bilbil natin. Kasi nagbabago yung metabolism, talagang nag-iipon dito yung fats. Kaya kailangan natin mag-exercise, mag-crunch, para mapakita natin. Kung mamaya, Lisa, pag ready ka na, papakita natin yung mga a few exercises para sa tiyan at para sa likod na pwede mo i-demo mamaya. Okay? Pwede ka muna maghanda. Sabihin mo na lang sa akin, pag ready ka na dito sa mga demo tips mo for exercise. Nandito, yan, ang bahay namin. Mamaya, pwede ko kayo idalin dito sa tour. Eh. Ikot tayo dito sa bahay namin sa baba para makaikot. Susubukan ko lang na hindi magloko yung internet. Ngayon, meron akong magandang tips para sa makatipid sa gastos. Yan ang gusto natin, eh. Makatipid sa medical expense. Yan. Ito mga hinanda kong boards para sa inyo. Meron tayong 10 tips para makasave on medical expense. Number 1, mas maganda kung meron kayong isang kakilala nyo, mabait na family doctor or general doctor or internist, para halos lahat ng sakit, siya nang gagamot sa inyo. Kasi kung marami kayong masyadong doktor, marami kayong masyadong spesyalista, mamahal yung gasto. So number 1, kung meron kayo isang okay na doctor, matipid. Number 2, sa reseta ng doktor, sasabihin nyo, Doc, ano dito sa gamot ang kailangan kong inumin? Kailangan ko talaga inumin. Ano naman dito sa gamot ang pwedeng hindi ko muna bilhin kasi mahal, eh. Diba? So, pipili lang kayo. Para kung 5 ang nireseta, baka 2 lang naman kailangan. Number 3, magtanong kayo, Doc, meron bang mura? Meron bang generic? Baka meron mas mura? Para mas makatipid kami kasi okay din naman yung mga generic medicines. Kung magpapa-blood test kayo, maganda magpa-blood test tayo. Dun, meron kasi mga mas murang laboratory centers. So kung dun tayo sa mas murang lab centers, mas makakatipid tayo. Ito po, napakahalaga. Ito, this is very important, number 5. Ah. Maraming pasyente ang nagkakamali dito sa number 5. Dito sa number 5. File your medical records. Ito, yan. Kung ano man yung mga records nyo, kailangan nakatago. Mga x-ray, ECG, mga CT scan, lahat yan. Kasi pag hindi nyo tinago yung lab test ninyo, nawala na yan. Nawala na yung binayad ninyo. Let's say, nagpa-x-ray kayo, hindi nyo tinago, nawala, binigay nyo sa doktor ninyo, paano na yun?
Diba? So yan yung mga tips natin. Save on medical expense. Ito naman. We have 5 more tips. Kung meron kayong health card, malaking tulong to. Kung may kumpanya kayo, nagbibigay ng mga health card, palagyan natin mga MaxiCare o ano pang mga health card, may tulong yan. Senior citizen, makaka-discount tayo. PhilHealth, kahit maliit ang tulong ng PhilHealth, kailangan pa rin natin kasi nakabawas din ng mga 30% doon sa expense natin. Tapos, pag na-admit kayo sa kwarto, pili lang kayo ng maliit na kwarto. Huwag kayo pumili ng malaking kwarto kasi pag small room kayo, mas mura ang professional fee, mura operating room, mura ang gamot. Pero kumuha kayo ng big room, mahal. So kung walang pera, doon na lang sa ward. Yung mga apatan, isang kwarto, mas okay yan. At number 10, para makatipid tayo, stop all unhealthy habits. So pag unhealthy yung mga habits ninyo, para hindi tayo magkakasakit. Okay? So yan ang mga 10 tips natin to save on your medical expense. Pakita ko ulit, sana nakatulong sa inyo. Yan ang mga tips. The best kayo magbigay ng advice, sabi ni Mel. Okay, pasensya na kung nahilo kayo. Uy, dapat talaga, ang schedule natin ngayon, meron tayong demo ni Sonia. Ayaw muna kita pakita, Doc Lisa, kasi hindi, may surprise ako sa inyo. You have to watch. You cannot... Kahit ako na surprise eh. Meron tayong medyo cute. Meron tayong medyo cute na medyo mataba. I-reverse ko na mas shock kayo. Kahit ako na shock eh. Nala, titingnan ko. Ito ba misis ko? Mukhang boxingero. Ano ba 'to mo? Ayan siya. Wow. Okay naman ang pagbaboxing na 'yon. Lapit ka konti dito para malapit tayo. Teka, ano bang gagawin natin? Dito ka muna para malapit tayo sa ano. Yan. So, bakit ka naka-attire ng ganyan, Doc Lisa? Sabi mo kasi, mag-exercise daw tayo. Ano bang ginagawa natin exercises para lumakas yung katawan natin? Anong example na gagawin natin? Kanina kasi gusto nila yung plantar fasciitis eh. Yung sa talampakan. Baka pakita natin sa talampakan. Tapos, pwede tsaka sana, actually, massage din ang isa sa ano nun eh. Plantar pwede, is ano lang. Ba? Pwede kami ka. Hindi. Sige, plantar mo muna. Hindi, tsaka minamassage yung dinudurog. Kaso wala si Sonia ngayon. Ako na lang magdudurog, papakita lang natin. Wala maghahawak ng camera. Maghahawak ng camera. Sample lang. Yan. Yan ang ginagawa, Lisa? Script? Oo. Yun nga kanina, yung mga masasakit ang talampakan kasi ang trabaho nila laging nakatayo. O lakad ng malayo, ilagay ang bote, mainit, yung kaya ng balat ninyo sa floor, at iikot-ikot doon sa inyong paa. Pero alam nyo, ang pinakamaganda talaga, ipapamasahin ninyo ang inyong paa. Makinis daw balat mo, Doc Lisa. Meron ba tayong gamot dito sa malaking braso? Mga brasong malalaki. Yes. Ayan mo, hahanap tayo. Para maging firm yan. Marami kasi, marami kang kinakarga eh. Oo. Pakita mo yung baller mo. Yan. Okay ba? Reverse. Reverse. Pwede natin i-try sa talampakan. Higa ka daw, Lisa. Papakita natin. Kaya wala si Sonia. Dito ako. Papakita natin. Sige, higa. Atras. Yan. Atras pa konti. Yan. Talampakan. Yan. Okay. So, pag plantar fasciitis, pinapakita mo yung kalyo mo daw, Lisa. Ito. Pag plantar fasciitis, ang tumitigas dito po, banda rito. Yan. Tumitigas dito. Mula dito sa arch, pababa. Di sa taas mo konti. So, kadalasan dinudurog yan ng dinudurog ng isang massage therapy. Ito yung matigas. So, ito, katulad nito, tigas nito, litin na to. Yan. Dinudurog to. Pag pinipress niya ganyan, yan. Ini-stretch, tapos pinipress to hanggang madurog ito. Pag nadurog yan, mawawala na yung masakit yung paa. Kasi kakalakad, lalo na kung flat shoes, yan ang problema. Wala kayong arch. So yan, kami yung pinapamassage namin to. So yan ang treatment. Lalo na sa umaga, pagising, sumakit. Ikaw Lisa, ano ba masakit sa'yo? Kanang kaliwa? Dati, pagtapak mo. Hindi gaano kasi lagi ang pinipili ko ng sapatos. 1 inch yung rubber, tapos malambot. Okay. So, kahit makalayo ako ng lakad, ilang kilometro, okay lang. Meron never ako nag-flip-flops.
Okay, Doc Lisa. Meron tayong mga exercises ipapakita sa kanila. Unang-una, yung napakahalaga yung crunch eh, para pampaliit ng bilbil. Oh, pakita mga Doc Lisa yung crunch. Hindi, yan, sige. Ayan, nagka-crunch siya. Okay, mga 10 seconds. Oh, tama na, namumulan ng mukha mo. Okay, sige, panty pa ulit, crunch. Tignan nga natin, tumitigas ba? Kailangan tumitigas itong sikmura, yan o, oh, yung muscles. Okay. Pwede na kaganyan, pwede rin na kaganon. Ayan, o. Oh. Mga 8 seconds lang. Tapos gawin mo lang siguro mga 8 times, tama na. Ayan, okay, napapa-exercise ka pala, ayan. Ito, tumitigas yung abdominal muscles natin para lumit yung chan. Okay. Okay ka pala. Maganda ka pala. Naka-makeup mo yan. Baka masobrang ka sa exercise. So, makit yung chan mo. Oh, tama na, tama na. Baka mabinat. Anyway, pag kinakapa ko nga dito sa chan, nakita nyo. Pag kakapay nyo po chan nyo, kailangan huwag yung matulis na daliri. Huwag yung tusok ng tusok. Kasi pag tinusok nyo yan, mamaya pumutok yung bituka. Ayaw natin, di ba? So, kung parang ito kinakapa ko, ipipress nyo lang ganyan. Hindi pwede yung pag ganun. Mag-iingat po kayo. Baka ma-injure. Tapos, so yan yung crunches. Mga ilang beses, Doc Lisa? Pwede ka tumingin dito, konti? Pwede siguro kung kaya nyo 10 counts na naka-crunch. Kahit 6 na beses. Para lumiit ang bilbil at lumakas dito. Tapos, ang isa pang ginagawa nating maganda para sa likod, kung wala kayong back pain, pampalakas na likod, ay yung bridge. Pakita natin bridging. Ha? Nalang, atras muna ako. Papakita ko yung bridging. Yan. Ganito ang bridging. Yun! Galing niya mag-bridge. O, ilang sa'yo. Tama na. Baka sumakit ang likod mo. Yan. Hindi, kailangan may count din. Sige, count ka. 10 counts. Hindi, mga 5 counts lang pwede. Yan, pampatigas dito sa likod, oh. Tigas na yung likod mo, ah. Parang dami mo kinarga. Marami tayong ginagawa. Ang worker ka talaga. Oh, tama na, last bridge. Yan ang bridging. Pero itong bridging, tama na, Doc Lisa. Namula na yung face mo. Itong bridging kasi dapat lang sa walang back pain at medyo malakas na. Kasi kung hindi ka pa malakas, tapos magbi-bridge ka, baka hindi mo kakayanin. Ako mga 10 times ginagawa akong bridge. Yan. Sige, one more. Bridge. Yan. Okay. Tapos, mayroon pa tayong pang-stretch ng back. Pakita natin sa kanila yung napakagandang cat and camel. Cat and camel. Oh, nanahan lang. Baka mahilo ka. Easy. Actually, may tinuro pa sa akin. Ito to. Yan, ang maganda to. Ito, tinuro sa amin kahapon ng therapist namin. Pampalakas na likod. Parang swim. Parang Superman. Tama na. 10 seconds lang. Yan. Superman stretch. Yan. Maganda po to. Pampatigas ng likod. Ito, ang tigas na likod. Oh. Grabe. Tigas. Pwede ka na magkarga nito. Siguro one time lang, pwede na yun, Doc Lisa. Okay, and last stretch, papakita natin yung cut and... Dahan lang, Lisa. Ayun. Uy, baka masobrahan ka. Yeah, ano? Planking yan eh. Planking. Pero mahirap tong planking, ha? Itong planking, medyo mahirap tong planking. Tama na, Doc Lisa, baka hindi nila ito magawa. Yung mga malalakas lang kaya mag-plank, pero kung may back pain, wag muna. Kung may back pain, ganito lang tayo. Dandahan lang. Cat and camel. Yan. Ang cat, yan. Ano, yan ata yung cat eh. O, yan yung camel. Yan yung camel, okay? So, konti pang camel. Yan, yung lundo likod. O, yung cat naman, baba. Yan. Parang pusa. Tapos pabaliktad yan. Camel. Yan. Nai-stretch po ang likod natin. Nai-stretch to. Kasi si Doc Lisa is lordotic eh. Nakalubog itong likod niya. Lordotic, nakalubog eh. Tama na. Okay na yan. Papahinga ka na muna. Minum ka muna ng maraming tubig. At baka mahilo ka. Yan. Kawawa naman. Papahingayin natin si Doc Lisa. Bigyan natin ng konting rest. Hilo ka ba? Hindi naman. Alam nyo bakit ko siya pinapadahan-dahan? Kasi kung biglang upo, biglang tayo, baka mahilo. Magkaroon ng ano sa ear. So, yun na binamantayan. So, sana nakatulong itong mga exercises.
Nakita niyo na yung mga style, ah. Napakaganda yon. Yung planking, yung nakaganon, planking. Medyo mahirap yun eh, pang advance yun. Yung bridge, yung naka ano yung paa, tapos tinataas yung puwet, maganda yun para sa likod, bridge. Tapos yung pag-massage ng plantar fasciitis, yung tinuro ko sa inyo. Yung ito, si Dean LaPlanck niya, 1 minute, galing ah. Hindi ko kaya 1 minute. 10 seconds lang ako, baka masobrahan ako you have such a lovely husband, me, no? Pinagod ko nga siya. Pareho kayong malalim yung likod. Nakita niyo yung likod ni Doc Lisa, di ba? Nakalubog konti. That's lordosis. Pag yung likod mo parang nakalabas yung puwet, that's lordosis. So, kailangan papatigasin yung tiyan. Magka-crunch kayo, papatigasin yung tiyan para dumiretso yung likod. Tapos yung iba naman, kuba. Ang kuba, kyphosis. May kuba. Parang hunchback. Yun naman, pabaliktad. Kailangan magiging nakanginig ang plank. Oo, nakanginig ang plank. So, tutuwa naman ako. Tutuwa kayo dito sa mga tips ko. Salamat, arigato. Thank you, Doc. Napagod. Napagod ka? Yes, pagod kami. Pagod ka rin. Pero anything for you. Meron tayong masarap na ipapakita sa inyo. Favorite ko, ang Nestle yogurt. Okay, ang Nestle yogurt, any yogurt is okay, pero ang yogurt, baliktad. Ang yogurt kasi maganda yan para sa singaw. Kung meron kayong singaw, kakain kayo ng yogurt, tapos mga isang kutsara, dalawang kutsara, matatapalan niya yung mga singaw niyo lahat. Kahit yung mga singaw dito sa lalamunan, matatapalan niya. At pag natapalan nga niya yung sa singaw ninyo, di mas hindi nasasakit. That's one. Meron din siyang healthy lactobacilli, di ba? So, yung mga masakit ng tiyan. At isa pa maganda sa yogurt, yung mga nag-antibiotic. Kung uminom kayo ng antibiotics, maganda kumain ng yogurt para mapalitan yung mga bacteria. So, ako Nestle lang eh. Siguro mga, kano ba to? Mahal ba to? 23 pesos? Medyo mahal, no? Medyo mahal siya. 23. Mabagal ang net, okay. Yung pwede niyo naman mapanood yung replay eh. Pagpisil ng tiyan masama. Tandaan niyo 'yan, ha? Yung tinuro ko. Kung kayo, mga iba kasi very careless eh. Yung mga ibang kababayan natin, yung mga bata naglalaro, tinutusok yung tiyan. Kala nila Manny Pacquiao sila, tutusukin delikado po, ha? Kasi pag tinusok niyo yung tiyan, walang muscle diyan, baka mabutas yung intestine, mamumula mag-internal hemorrhage. So, hindi biro-biro. Tsaka pag press, ganito lang. Ah. Hindi pwede tinutusok. Oh, napagod ka ba? No. Napagod ka ba? Tuwan-tuwa sila sa demo mo. Una mula yung mukha mo. Nakinis daw ng lordotic daw. Ano, may pawis ka. No. Lordotic daw siya. Marami rin din may lordosis eh. May lordosis sila. Okay? So, pwede mo, Doc Lisa, explain lang konti ano yung ginawa mo tapos magbibigay pa ako ng ibang tips sa kanila dyan. Ano yung ginawa mo? Plank? Yung planking po, yung nakatukod, parang kayong plywood, kaya nga plank eh, parang plank of wood. Pang patigas po yun ng mga muscle dito sa gilid ng tiyan. Yun po yung mga pinapatigas doon. Yun naman pong parang nagiging slide tayo, nakataas yung may likod, yung low back. Pangpatigas naman ito ng muscle para sa likod. Tapos yung parang cat and camel, ayun nga. Oo, maganda yung cat and camel. Pangpatigas din yun ng likod. Lalo na kung minsan, ako kasi medyo kuba, tsaka medyo labas yung tiyan. So maganda po yung mga ganung exercises. Salamat po sa pag-share nitong video. Thank you very much. Oo. Salamat. Pag na-share nyo kasi, mapapanood ng friends nyo. Pag napanood ng friends nyo, at least magiging healthy sila. Katulad to, kinakain natin ng yogurt. Yan ang yogurt. Oo, yung mga anak nyo, sanayin nyo na kumain low ng fat yogurt. Siya, low fat. Very healthy. Diba? Imbis na ice cream kakainin nyo, yogurt na lang. Medyo maasim. Pwede rin yung yogurt ice cream. Maganda kasi sa yogurt, marami siyang lactobacillus.
Nakakabili na ba ng kapsula na puro lactobacillus, pero since kakain rin lang tayo, ang maganda kasi nito may added calcium pa yan. Mayaman na sa calcium, mayaman pa sa lactobacillus. So maganda sa tiyan natin. Lalo na yung pag yung tiyan natin mabilis masira, sumakit. Dapat damihan natin yan. Doon sa mga laging may tonsils, laging may singaw, bagay din yan. Yes. Kasi minsan ang singaw po natin, hindi lang nandito ang singaw, nandito sa lalamunan ng singaw eh. Kaya hindi aabot yung mga gamot na nilalagay. So pag may singaw, kakain ka ng ganitong yogurt, ma-coat hanggang dito, matatapalan yan. Okay. Yeah. Papakita pa ako ng mga other tips, no, Lisa? Oo. Para sa bilbil, ituloy mo na. Para lumiit ang bilbil, ano ang mga pwede nating gawin? Pwede ka dito palitan. Hindi, para okay na to. Mas gusto mo dito sa side na to. Ayan, mas gusto daw ni Doc Willie sa side na yon. Yung nabanggit nga natin, uminom muna ng isang basong tubig bago kumain. Kasi sa paggawa nito, magiging medyo busog ka na. Mas konti na lang yung makakain mo. So, lesser calories, mas hindi lalaki yung iyong tiyan at bilbil. Kasi, di ba, marami tayong mga tatay dyan, talagang beer belly na eh. Yan. At yung mga nanay din, kakaubos ng tira ng mga anak, talagang lumalapad at lumalaki ang tiyan. Pwede tayong kumain ng mas madalas, pero konti-konti lang. Ang problema kasi dun sa mga nagpapakagutom, dun sa susunod nilang pagkain, napapadami sila, talagang isang mataas na gabundok yung kanin, edi napakarami ng ating nakain. Hindi tulad kung nagmerienda tayo, tapos konti lang ang kinakain natin, kada kain natin, pero dinalasan na lang natin, mas hindi tayo gutom na gutom. Tayo mga Pilipina, mahilig tatlong tasa ng kanin pataas. So kung kaya natin ibaba sa dalawa, tapos magiging 1.5, mas maganda sana. Siyempre, nakakapagpalaki din ng bilbil ang maraming kanin. At kung kaya mag-ehersisyo, kahit mabilis na paglakad, o yung mga, ngayon, uso yung mga zumba-zumba dyan sa inyong barangay, kung may masasalihan kayo at may oras kayo, gawa na natin ang oras. Tapos, yun nga, pag-exercise na pinapalakas yung mga muscles sa tiyan. Magkaroon din ng magandang tindig o posture. Kasi pag medyo nakalawit yung tiyan natin, akala tuloy, malaki talaga ang ating bilbil. Ganon din sa pagupo. Tapos, alam nyo ba, ang talagang nakakadayat, ang unang-una nating tatanggalin, lagi kong sinasabi, yung mga matatamis na inumin. Yung mga soft drinks, mga iced tea, kung pwede, bawasan natin yan. Kasi ang daming calories na binibigay, tsaka lagi ko nasabi, mga desserts, mga cakes, kung kaya nating bawasan, tanggalin na natin yan. Alakat beer, malakas magpalaki ng tiyan, bawas din sa alat, kasi mamanasin kayo, so parang tumaba kayo. Tapos mas kainin natin yung gulay at prutas, kasi yung gulay low calorie yan. So mas hindi kayo tataba. Tapos mag-akyat baba kayo ng hagdan sa trabaho ninyo o sa bahay ninyo. Huwag mag-elevator kung kaya maghagdan. Kung 1 to 3 floors lang naman, bawas stress at problema. Siyempre, pag mas may problema ka, napaparami kain eh. At maging masipag. Yung maraming ginagawa, yung abala. Kasi form of exercise din yan. Okay, ang dami nating tips ha. Nakita nyo, si Doc Lisa, nagbihis pa yan. Mm-hmm. Sa mga binili yung shorts mo kanina? Sale lang yan sa Landmark. Sa Landmark? Magkano sale bili, ngayon. Magkano bili mo doon sa shorts mo? Maganda. $250. Kasi yung pataas, $249. Nakita tuloy yung mga varicose veins mo. Actually, nakita yun. Marami pa akong mga tips sa inyo. Actually, mamaya, meron akong ipapakita. We have around 12 minutes to go. Pero meron akong papakitang magandang self-massage mamaya. No, may self-massage. Ikaw mamasahe sa sarili mo. Kasi wala, baka sa mga OFW, walang kasama. Dun sa lugar nila. O yung mga kababayan natin. Dito lang naman sa Pilipinas, maraming hilot eh. O walang pera magpa-massage. So, magbibigay tayo ng mga massage tips. Tingnan ko rin yung mga questions. Meron akong papakita isang magandang blood test. Ito, hindi pala blood test, urinalysis. Okay, kasi
ganito po. Parang libreng pa-Christmas nyo sa sarili nyo, maganda may blood test. Ang isang pinakamura, kung di blood test, ito, urinalysis. Pagto natin. Oo, 50 pesos lang yan sa pinakamalapit na laboratory sa inyo. At marami na kayong makikita. Information. Oo. Yes, Doc Lisa, explain natin konti. Ang pag nagpa-check po kayo na urinalysis, mura lang yan. So, pag ihi, kailangan hindi yung unang ihi ang ilalagay nyo dun sa lalagyan. Medyo gitna yung middle ng ihi. Yun ang saluhin. Yung gitna ang labas. Itapon nyo muna yung una. Kasi yung una baka madumi lang eh. So pag ang result nyo nakasulat ay may lampas 5 WBC, ang WBC white blood cell. Ibig sabihin may nana. Kung may nana ang urinalysis mo, may nana, meron kang urinary tract infection. Yan. So may infection yan, dapat inom ka maraming tubig. At minsan mag-antibiotic tayo. Pag ang urinalysis nyo may RBC, red blood cells. Ibig sabihin ng red blood cells, dugo. Bakit may dugo yung ihi? Baka may regla ka, nagkamali lang, pumunta yung regla sa ihi. Or baka meron kang bato sa kidney stone. Pag nakakita kayo ng red blood cells sa urinalysis, lalo na kung marami, may bato sa kidney. So, babantayan yan. Inom rin ng maraming tubig. Ngayon, pag ang urinalysis nyo, may sugar, may asukal. So, ba't kaya nagkakaasukal yung ihi? Ibig sabihin, may diabetes. Pag sobrang taas ang diabetes, lampas 200 milligrams per DL, tatapon na yung asukal sa ihi. Dahil dyan, lalabas yung nilalanggam yung ihi. Ito yung sinasabing nilalanggam ang ihi. May sugar sa ihi. Diabetic po yan, kailangan magpa-check agad. At lastly, ito po binabantayan. Ito po hindi maganda yan. Pag may protina, may protein sa ihi, not good sign, may kidney problem yung pasyente. So pag may kidney problem, kailangan magpa-check tayo sa doktor. Kung wala kayong pera, nagtitipid kayo, let's say masakit ang pag-ihi nyo, iba kulay ng ihi, may amoy yung ihi, pwede kayo magpa-urinalysis. Punta lang kayo sa laboratory. Sa tingin ko, hindi makalana reseta to. Urinalysis lang. At tingnan natin resulta. Kung may findings, pa-check tayo sa doctor. Kung wala namang findings, masakit lang yung pag-ihi. O, masakit lang dito sa may puson o likod. Baka muscle pain lang yan. At hindi naman talaga may infection sa ihi. Okay? So, yan ang mga tips natin sa urinalysis. Pwede kayo maglagay ng mga questions. Okay. Balik na naman, Lisa. Na-explain ko na yung tungkol sa urinalysis. So, salamat po sa lahat ng nag-share. Hindi ko nakikita, pero I think libo-libo na nag-share. Comments, libo-libo na rin. Maraming salamat. Kung hindi ko mababasa agad yung comments nyo, anyway, nire-review ko naman. At yung next time, next show natin, hopefully sa Thursday, makita-kita tayo ulit sa Thursday, iipon-ipunin ko, susulatin ko naman dito, nilalagay ko dito yung mga comments niyo. Para yung mga importanteng mga comments. Ang ginagawa natin to para sa bayan naman po talaga eh. Diba? Alam, ito talaga yung dapat na ginagawa ng gobyerno na mura lang naman eh. Mag-hire kayo ng a few doctors, magbigay ng advice. Itong kailangan ng kababayan natin, libreng payo sa buong Pilipinas. The other time nga may 330,000 viewers tayo. Libreng payo sa buong Pilipinas. Para hindi kayo magkasakit, para matuloy ang trabaho nyo sa abroad. Nakakaawa, Doc Lisa, yung may ibang OFW, konting sakit-sakit lang sa likod, uuwi pa hanggang dito, uuwi pa ng Pilipinas, para lang magpa-check up, eh kung wala naman sakit, eh kung UTI lang, eh kung back pain lang, tinuruan naman kayo ng exercise, o baka kulang lang sa stretch. Tapos sayang yung ginastos niya mag-abroad, babalik pa dito, tapos wala namang sakit, sayang po. Kaya kung susundin niyo yung mga health tips namin, hindi kayo mapapagastos. Yan naman ang goal natin sa bayan natin. At naka-live ito at libre ito lahat. Pati yung mga articles natin dyan sa Facebook, libre din. Kaya libre din ito. So yan ang tulong natin sa bayan. And hopefully one day makakagawa pa tayo ng mas malaking tulong pa para naman sa may sakit, para sa kailangan ng operasyon. Yun talaga pinaplano ko. If God willing, mabibigyan tayo ng mahabang buhay at lakas at swerte, baka makagawa tayo paraan, makakuha tayo ng pera para sa mga kababayan natin kailangan operahan. Yes, Lisa?
Salamat sa mga ang dami nang te-text. Sila Sarita Kabudsan, Charlene Valiente, Azer Negrillo, Pons Kibanaag, God bless sa inyo, Flor Gerardo ng Brisbane, Australia, Yazid Noshet, Zenaida Salazar from Australia, 1 PM daw sa kanila ngayon, Hyla Shimoda, Anjali Guevara, Meldy Banogon from Hong Kong, Emir Bolaloa, Izet Di Maisip, Shauna Faustenorio, si Banji Bisuela. Yes. Meron ako papakitang tips po sa inyo. Ayan, ikot tayo konti ah. Okay. Tuturuan po ko kayo ng self-massage. Ito na yung mga last final tips natin. Okay. Patakan na, please, ha? Bigyan natin ng self-massage tips para sa masakit ang ulo. Okay? Let's say, masakit ang ulo nyo. Walang magmamassage sa inyo. Hindi nyo alam kung anong dahilan. Ang unang pwede nyong gawin, ganito po. Kunin nyo dalang kamay nyo, imamassage ang temple area dito. Dito. Yan, ang sarap. Ikutin mo to ng mga 30 seconds. Yan, ikot. Sa pagitan ng mata at tenga, ikutin. Yan, ikot. Mga 30 seconds or 1 minute. Sumasakit kasi ulo natin. Tumitigas po yung mga muscles. May muscles dito, may muscle dyan. Sobra kayong stress, naninigas, tumisikip yan. So ito, imamassage nyo yan. Yan yung first step, massage. Ito, sarap nito. Oh. Sobra siyang sarap. Yan, oh. Pwede nyo ako sabayan, ganito. Yan, huwag lang kayo mahuli ng boss nyo na nagmamassage kayo. So ito po yung first step. Ito. Second step ng pagmamassage, dito naman sa may batok, dito sa may hairline. Yan, okay, dito. Sarap din siya. Sarap siya. Ito sa hairline. So, pinapakita ko sa inyo yung tamang massage. Yung first step natin para sa sakit ng ulo, self-massage. Ulitin ko dito sa temple area. Sa templo, mga 30 seconds. Ang sarap niyan. Iba't ibang lugar. Dito sa may mata, dito sa tabi, hanggang dito sa tenga. Ang sarap niyan. Second step, dito sa hairline, banda dito sa may buhok natin. Yan, ang sarap din yan. May mga muscles dito at tumitigas. Yan, massage lang. Kung meron kayong mga langis, mga oil, pwede rin. Pero wag lang tatama sa mata, ha? Pag ganito. That's step number 2. Pwede rin dito sa batok. Dito rin. Dito sa ulo natin, sa scalp. Yan, o. Minamassage, o. Yan, ganun-ganun. Sarap. Kung may ibang magmamassage, siyempre mas okay. Pero kung wala eh. Kung wala, di tayo na lang. Tapos yung third step, dito sa gitna ng eyebrow. Digunta ng kilay. Masarap yan i-massage dito sa gitna. Yan. Si Doc Lisa, misa minamassage ako dito. Yan. Paikot-ikot. Dito. Ang sarap niyan. Pwede nyo rin pinipinch. Pinipisil-pisil dito. Pinipisil-pisil. Yan. Pinipisil. Pantanggal din yan ng mga headache. Okay? So, yan ang massage sa ulo. Tapos, ang last step, fourth step, pwede rin i-massage dito sa leeg. Dito lang sa likod ng leeg. Safe naman yan eh. Hawakan nyo. Ito yan. Hawakan nyo dito sa may bungo. Dito sa baba, may mga muscles yan dito eh. Dito. Merong malambot na parte dyan na muscle naman yan. Yan o. Naramdaman ko yung litid. Sa tabi ng spine yan, ang ginagalaw-galaw ko. Safe naman yan. Mahina lang. Ganun lang, ganun lang. Safe naman yan. I-massage niya konti. Hanggang dito. Yan. Tapos, i-shoulder shrug mo para lumuwag. Kasi napupull niya yung mga muscles. Okay? So, yan yung self-massage for the head. Sana nakatulong tong self-massage para sa inyo. Para sa mga headache, tension headache, stress headache. Makakatulong tong self-massage. Actually na, na-relax na ako sa self-massage eh. Sana na-relax din kayo sa self-massage, ha? So, yun ang 4 steps. First step dito, second step dito, third step dito, fourth step dito. Okay. Meron naman tayong another tips na ibibigay tungkol naman sa, ito medyo mas mahirap eh, neck massage, shoulder massage. Mas mahirap. Kaka-computer, kaka-Facebook Live, masakit. So, yung masasakit naman ng leeg, di ba ito matigas? Ang gagawin natin, kanang kamay, dito sa kaliwang balikat, dito sa malaman na parte.
pwede nyo i-massage. Ganyan nyo. Massage yan. Yan. Ang sarap. Naklisa, baka pwede ka mag-massage dyan. Yan, no? Right arm, cross mo. Cross. Cross. Sumbay-sumbay sa akin. Yan. Massage. Okay lang. Kasi magigising na. Ah, magigising ka na, anak ko. Ito naman. Sa kabila naman. Ilabas ang baller. Makita. Ito, yan. Sarap, di ba? Opposite, cross mo. Cross mo yung massage. Gano'ng katagal? Kahit matagal, pwede. Tapos, ayan, kabilaan. Tapos dito rin kabilaan. Yung laman. Ito, matigas dito. Tapos ganyan, shoulder shrug. Yan ang pang neck and massage. Meron pa isang last massage na maganda na kaya nyo rin gawin mag-isa. Ito yung tinatawag nating hand massage. Massage sa kamay. Kita nyo, lahat ng tips iniisip ko. Actually, kahit buong araw ko, buong buhay ko, iniisip ko lang anong magandang tips sa kababayan natin. Kasi alam ko marami tayong followers. We have around 2 million followers. So, parami tayo ng parami. Salamat sa pag-share para dumami. At iniisip ko, yes, sorry, na-cut konti. At iniisip ko, ano yung mga tips para makatulong sa inyo. Like itong mga hand massage. Ito naman sa kamay, ha? So, first step, para ma-relax ang kamay natin, itataas natin yung kamay natin. That's the first step. Tapos, konting shake. Konting shake, konting shake. Para lumuwag-luwag, shake, shake muna. Okay? Pag-shake, konting stretch. Yan. Stretch mo yung daliri. Imbisang i-stretch mo lang konti. Yan. Para lumuwag-luwag yung kamay mo. Stretch. Yan. Lalo na sa may edad. Stretch, stretch na muna natin. Tapos, pwede mo gamitin yung carpal tunnel stretch na ginagawa ko. Carpal tunnel maneuver. Para lumawag ang kamay natin. Okay? Tapos, meron tayong mga massage. Ang first massage sa kamay, gamitin mo isang kamay mo, i-massage mo yung mga daliri isa-isa. Yan. Dito sa base ng daliri, paakyat. Nahan-dahanin mo lang. Pamparelax po yan. Yan. Tapos, ito naman pangalawa. Yung iba, hinihila konti. Pwede naman. Huwag lang malakas. Huwag lang masyado papatunugin. Pwedeng konting ganun lang, pero wag naman sobrang tunog. Hindi rin kasi maganda masyado lagi pinapatunog, baka masira yung joints. Pero yung massage yan, mas masarap yung mas matagal eh. Mas masarap yung mas mahila. Yan, kabilaan minamassage mo yan. Mas matagal dapat. Tapos ito naman, pagtapos na to, ito naman kabilang kamay, unti-unti, step by step, imamassage natin yan. After na massage mo yung mga daliri, pwede i-massage ang palad. Gamitin mo yung thumb, i-massage ang palad. Masarap ang pag-massage ng palad. Minsan tumitikas itong litid natin. Ayan, masarap. Yan. Kasi kailangan natin kamay natin ginagamit natin. Gawin nyo po to pag nasa abroad kayo, kailang mag-isa, wala kayong kasama. Malaking tulong ang massage kasi naglalabas ito ng mga good hormones, ng mga endorphins sa katawan natin. Yan. Massage. Tapos ikot-ikot ang wrist natin. Ikot-ikot ng wrist. Sarap ang pakiramdam. So, nakagawa tayo ng hand massage. Nakagawa din tayo ng kanina. Meron tayong foot massage. Tapos meron tayong head massage. Lahat yun nagawa. Ganda ng kamay. Ganda ng kamay. Maganda lang siguro. Ah, meron ako magandang tip sa inyo. Papakita ko. Kaya lang, try nyo kumakabili kayo ng ganito. Okay? May konti pa tayong oras. Nakita nyo ba to? Wow! Ito ang binigay sa akin ng aking hand doctor. Itong hand doctor. Ito yan. Ang ganda oh. Yung hand doctor ko, surgeon siya, si Dr. Aida Takata. Pinabili niya ako nito. Siguro around, medyo mahal eh, mga 4,000 pesos. Pero baka meron naman mabibili na mas mura. Para to pampalakas ng kamay. Ito, pampalakas siya ng kamay. Ayan o, ito yan. So, ginagamit ko to pampalakas ng kamay. Papakita natin na yan. Yan, pampalakas. See, ang ganda o, pampalakas siya. Kung gusto mo pa mas malakas, tinataas ko konti. Mga 10 times. Pampalakas siya ng kamay. Tsaka maraming strategy to magagawa. Pwede rin gawing ganitong style. Pwede rin dito sa tabi. Yan, mapalakas rin siya ng kamay. Mga 10 times ginagawa ko to. Tapos hindi lang dito, parang bola, meron din pabaliktad. Ito maganda to, pabaliktad.
pa ganito, pa open. Yan, open. No-open ko siya. Oh. Yan. Ang lakas ng pressure. Oh. Ang lakas ng pressure. Yan. Pampatla. Binubuksan ko para lumakas yung muscles na kamay. Ito yan. Oh. Ilalagay mo yung daliri mo. Pilip-pilip mo yan. Open, stretch. Yan. 10 seconds. Open, stretch. Mga 5 seconds. Open, stretch. 5 seconds. Napakasarap nitong pag-open kasi pag ino-open mo siya, lumalakas tong muscles mo eh. Hindi lang yung ganun na muscles pang close, kundi pang open na i-stretch siya. So lumalakas itong wrist mo. Kung meron kayong mabibiling ganitong klase ng contraption, iba't ibang kulay siya. Green, alam ko medyo matigas. Yung red, parang mas matigas pa. Punta kayo sa mga exercise store, baka may binibenta pampalakas. Yan, pampalakas siya. Okay? Ganda rin ba itong tip natin? Kakaiba itong tip natin? Anyway, natapos na yung oras natin. Marami pa sana ako ipapakita dito. Pero, ano tawag, Doc? Hindi ko alam ano tawag dito eh. Pero pang hand exercise siya eh. Pag hand exercise, pakita ko ito yan. Oh. Pwede nyo screen capture. Hand exercise. Malaking bagay yan. Yung mga nabalian ng kamay, napilayan. Lumakas yung kamay ko eh. Ito ah, papakita ko sa inyo since close naman tayo. Nandito na kayo sa kwarto namin, close naman tayo. Minsan kasi natumba ako, nagalaw itong wrist ko eh. Medyo gumalaw eh. Medyo gumalaw, medyo lumuwag. So pag lumuwag to, hindi naman maoperahan yon. Kailangan patigasin ko to. Kaya ito ginagawa ko. Hindi lang close na may exercise, yung open mahalaga yon. Yung pag-open, pag-ayan yan. No? And, pag ino-open ko kasi, pati ito tumitigas eh. Pati ito tumitigas. So, kailangan mo yung ganong mga exercises. Sana makahanap kayo ng ganitong exercise para lumakas ng kamay. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat. Sana nakatulong tong Facebook Live. Medyo iningal na kami. Walang budget. Kung walang budget, pwede na lang tennis ball. Tennis ball. Mura naman yung tennis ball eh. Okay? O baka meron kayong... Minsan, ito lang kasi. Sinasara ko lang itong kamay ko. Ginagayan ko lang. Pinipigilan ko lang ito eh. Ayun. Pinipigilan ko siya. Binubuksan ko lang. Oh. Pwede na eh. No? Pwede naman exercise mo na sarili mo. Ito lang iniipit-ipit ko. Pwede na rin. No? Diba? Hindi makalamaraming ba yan. Iniipit-ipit ko na lang kamay ko. Kumuha ka lang ng bola. Pampalakas. Gagawa tayo ng mga paraan. Okay? Maraming salamat. Sa araw na to, last few words, Pio Donguines, thank you very much. Monina, thank you very much. Sana naman nakatulong tong video ko sa inyo. Pwede nyo panoorin ulit, pwede nyo i-share. Maraming salamat. Last tour, bago ko i-close. Yan, last tour. Last tour tayo, bago ko i-close. Last minute. Ito. Yan, ang magandang painting. Ito ang mahinanda kong preparation sa inyo. Ito ang script natin. Ito yung pinaka-healthy sa lahat, saging. Yan, ito yung tilapia kinain natin. Ako, andito na si Doc Lisa. Lisa, final words, bye-bye na tayo. Oh, alam ko very busy ka dyan. Final words, pakita natin yung server natin. Kita ka ba? Andito lang yung server namin. Oh, Doc Lisa. Final words. Goodbye na tayo. Salamat sa inyo. Final words? Pag-tune in sa susunod po ulit sa Webes. Magkikita-kita tayo ulit. Yes. Same time. Tingnan ko kung pwede bumaba. Baka makababa tayo. Kaya ba bumaba? Ito. Dito sa baba natin. Oh, baba tayo. Sama tayo. Oh, dito ka Lisa. Sa kalima. Hawa ka dito. Yan. Si Doc Lisa. May dalang bag. Ang ganda ng Facebook Live, no? Ito. Pakita natin Christmas tree. Yan ang Christmas tree. Nakapatay. Jessa, buksan mo Christmas tree para makita ng kababayan natin. Yan, si Doc. Sana hindi mawala internet. Yan, Christmas tree. Wow, ang ganda ng Christmas tree. Ayaw ko masyado lumayo sa internet eh. Baka mawala, oh. Yan, Merry Christmas sa inyong lahat, nasaan man kayo sa buong mundo. Merry Christmas, yan. Ang ganda ng Christmas tree natin. Ay, nakikita ko ang nanay natin. Baka mawala yung ano ko eh. Yeah.
Christmas. Gusto niya yung mga ganyan. Louder. Yan ang project niya. Okay. Dito tayo nagtitape lagi. Yan. Diyan tayo nagtitape lagi. Diyan sa office. Madilim ang office. Yan. Nandiyan yung tatay ko. Tapos nandito yung ating Christmas tree. At siguro pakita mo na rin yung sala. Matagal na itong bahay ng mami ko, pero ito yung pinaka-dining. Yan. Okay, inikot ko na kayo sa buong bahay. Tapos ito yung painting na pinagawa namin na matagal na. I think 18 years ago. Yan, batang-bata pa si Doc Lisa, baby pa yung anak namin. Pero malaki na sila ngayon eh, 21 years old na. Okay. Perfect, naikot ko. Bye. So, thank you very much. Alam ko naman close tayo. Ginagawa natin to para sa inyo. At gagawin natin lahat, hindi lang sa health tips, kundi hopefully, makagawa tayo ng mas marami pa para yung mga may sakit naman, yung mga talagang kawawa, kailangan operasyon, yung talagang feeling ko God's will para sa atin. Salamat po sa pag-share. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.